Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid yan. Salamat sa Panginoon sa umaga na ito na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So ngayon po ang ating pag-aaral, ngayon July 9. Yan, so malapit na, sunod nito 10. Bukas, pangangalaga sa kapangyarihang moral. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos sa mga makalangit at ako, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo. At kami po ay lumalapit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, pakalinisin niyo po ang aming puso't isipan. At sa umaga na ito, O Lord, aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral ng inyo pong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, na aming maintindihan ito at ma-apply sa aming pong mga buhay. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pagpapalang aming pong nakamit. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng buhay. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa iyo, inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So tayo po mga kapatid ay mga dayuhan sa sanlibutan na ito dahil siyempre ayaw naman natin na mamalagi sa sanlibutan na ito at gusto natin na ang Panginoon ay dumating na at makarating tayo sa langit na bayan. So ang sabi dito, tayo ay pinapaiwas daw saan? Yung mga sinulat na ni Pedro noon, pinapaiwas sa pagnanasa ng laman. Ayan. Yung pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ibig sabihin, mga kapatid, na ilalayo tayo sa Panginoon. Lalo na yung pakikipag-apid. Ayan. Doon kasi nagsisimula yun, mga kapatid, yung pakikipag-apid. Tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. Sabi dito, sa mga makalangit na dako, mayroong kababalaghang naging pangkaraniwan sa pakikipag-usap sa kasalukuyan na nagpapakita ng mababang estado ng mga kaisipan at moral. Napakabihira ang tunay na dignidad ng karakter, sabi po dito. Madalang makita ang tunay na kahinhinan at pagiging pino. Konti lamang ang dalisay at hindi na dumihan. Tumitingin ang Diyos sa mga bagay na ito nang walang kaluguran. So sabi po dito mga kapatid, tayo po ay pinagmamasdan ng ating Panginoon at marami sa atin no, ay nahuhulog sa patibong ng kaaway. At ang nais ng ating Panginoon, malinis ang ating puso. So dahil sa biyaya ng Panginoon, ay tayo ay mayroong pag-asa na malinis ang ating puso at isipan. May kapangyarihan tayo na pangalagaan ng ating moral na buhay, no, mga kapatid. No, yun ang ating pagkakaingatan. Dahil ang pinaka-atake nito, mga kapatid ko, ay ang pamilya. Ang pinaka-atake nito, yung family. Bakit ang family ang pinaka-atake? Dahil kapag nasira ang family, masisira din ang pag-worship sa ating pong Panginoon Diyos. Yan yung pong tinitiran nito, yung pong tungkol sa pagnanasa sa laman. Ang mga maruming kaisipan na iniingatan ay nagiging gawi at ang kaluluwa ay nagagalusan at nadudumihan. Minsang gawin ang isang maling gawa at magkakaroon ng batik na walang makagagaling kundi ang dugo ni Kristo. Yun na nga mga kapatid ko, no? Ang makakagaling lamang sa ating pong problema o sa ating pagkakasala ay ang ating Panginoong Diyos. So marami pong ganyan. Marami ganyan na siya ay nagkaroon ng ibang asawa. Pero tawag dito, nung nag-asawa siya, tsaka naman siya nag-active sa church. At yung naakay niya, no, na naging kabit niya, naging active sa church. So paano mo ngayon gagawa ng paraan ito as a pastor? Talagang napakahirap. Pero ang sabi dito, ang dugo lamang ng ating Panginoong Jesus ang makapaglilinis sa pagkakasala na yun. Kasi kung iisipin mo, sa batas ng tao, hindi po pwedeng magsama yun. Lalo na sa batas ng Panginoong Diyos. Di ba? Lalo na sa church, no? Kapag ay binod, nako po. Pero dito mga kapatid, dahil sa dugo ng ating Panginoon, malilinis yung ganung karumihan. Pero ngayon ipinapa sinasabi sa atin na tayo po ay mag-ingat. Labanan natin
yung pagnanasa sa laman na ipinapain ng kaaway. Napakalakas dito mga kapatid. At kung ang gawi ay hindi iiwan sa pamamagitan ng matibay na determinasyon, magiging masama ang kaluluwa at ang mga batis na umaagos mula sa maruming bukal na ito ay magpapasama sa iba. So yun ang mangyayari, no? Kung magiging masama ang iyong sarili, ang iyong puso't isipan, para palang batis yan, mahahawa ang iba sa pagkakasala natin. Paano mahawa ang iba? Makikita na tayo ay malayo sa Panginoon. Makikita na tayo ay hindi naglilingkod ng maayos sa ating Panginoong Diyos. Mahahawa pala ang iba. Pero kung tayo pala ay naglilingkod sa Panginoon ng maayos, mga kapatid, no? Hindi tayo natutukso ng kaaway, hindi tayo nagkakasala tungo sa laman, hindi narurumihan ng ating puso at isipan, ay makaka-impluwensya sa iba na magpatuloy na maging banal sa pamamagitan ng ating Panginoon. May mga lalaki at babae na nagaanyaya sa tukso. Inilalagay nila ang kanilang mga sarili sa kalagayang matutukso sila, kung saan wala silang magagawa kundi ang matukso. Kapag inilagay nila ang kanilang sarili sa kasamahang hindi kanais-nais. So dito po mga kapatid, may mga tao pala na inilalagay yung sarili sa tukso. Ibig sabihin, ipinapain nila ang kanilang sarili sa pagkakasala. Meron palang ganun, ano? Meron palang ganun na ipinapain mo yung sarili mo sa pagkakasala. May ganyan pala mga kapatid. Opo, marami daw ang sabi dito sa ating devotional. Marami ang ipinapain ang kanilang sarili sa pagkakasala. Abay, napakatindi pala niyan at hindi ito napakagandang pakinggan mga kapatid. Ipinapain, marami ang ipinapain ang sarili sa pagkakasala. Ibig sabihin, ikaw na mismo yung naglagay sa sarili mo sa kumunoy, which is wala nang takas sa kaaway. Bakit? Ikaw mismo pumunta doon eh. Ikaw mismo pumunta doon. Nadagit ka ng kaaway papunta doon. No? Nilagay mo yung sarili mo, kusang loob kang pumunta doon. Napakahirap doon mga kapatid. Kahit ang Panginoong Diyos, hindi ka na pwedeng iligtas. Hindi kayang iligtas ka ng Panginoong Diyos kung ikaw mismo sa sarili mo pumunta ka doon sa pagkakasala. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng Diyan eh, no? Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng Panginoon. Kung tayo ay nasa kamay ng Panginoon, kung lalapit tayo. Pero kung lumabas tayo sa kamay ng Panginoon, talagang wala na tayong magagawa ang Panginoon doon. Lumabas ka na eh. Di ba? Nagdesisyon ka na para sa iyong sarili. Hindi sinasaklawan ng Panginoon ang ating desisyon, mga kapatid. No, hindi sinasaklawan. Ang gusto ng Panginoon, pusang loob tayong lalapit sa Kanya. At sabi pa dito, ang pinakamabisang paraan na maging ligtas mula sa kasalanan ay ang kumilos na may tamang pagsaasalang-alang sa lahat ng mga panahon at mga kapangyarihan na hindi kikilos o gagawa sa pamamagitan ng simbuyo ng damdamin. Ayan po mga kapatid, no? Hindi gagawa ng simbuyo ng damdamin. Ayan. Ano ang sabi dito mga kapatid? Kapag ka, ang pinaka the best pala para makontra yung pagkakasala, hindi pala ang pagkilos natin sa damdamin, kundi nasa isipan. No? Kundi dahil dapat pinag-iisipan mga kapatid. No, ipinapanalangin sa Panginoon kapag tayo ay magdidesisyon. At kapag tayo ay lalaban sa pagkakasala, no? Lalabanan niyo ang panunukso ni Satanas, hindi natin paiiralin yung damdamin natin. Dahil nga, sa lahat ng bagay, kapag damdamin ang ipinairal, mawawala tayo, di ba? Kapag damdamin ang ipinairal, tayo ay lalong malulugmok sa malulugmok sa kahirapan. Kapag ka pinairal natin yung damdamin natin, lalo tayong malulugmok sa pagkakasala. Ganyan din yan sa mga negosyo. Kapag ka damdamin ang pinairal mo at hindi isipan, maaari kang malugi. Di ba? Kapag ka damdamin ang ipinairal mo sa pakikipag-usap sa ibang tao, maaaring makahanap ka ng away. No? Ng kaaway. Kasi nasaktan ka, ganito ka, nagtampo ka, maaaring makakuha ka ng kaaway kapag damdamin ng iyong pinairal. So sa lahat ng bagay, kahit sa spiritual na bagay, kapag damdamin ng ipinairal, maaaring mahook tayo ng kaaway at hindi tayo makapag-isip ng tama. Ang pinaka-the best ay lumapit sa Panginoon, manalangin sa Kanya, isipin ang pinakamabuting bagay. Kumilos tuwina na may takot sa Diyos,
at makatitiyak ka ng tamang pagkilos. Pagkatapos ay ipagkatiwala ang iyong reputasyon sa Diyos. Ano po ang sabi dito? Umilos tuwina na may takot sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa pag-iisip mga kapatid, no, na nandoon na sa isipan natin na i-respect ang Panginoong Diyos. Isipin ang Panginoong Diyos sa ginawa niya para sa atin upang malayo tayo sa pagkakasala. At yung pinakamalakas nga ng pagkakasala mga kapatid ay yung pong pagnanasa sa laman. So napakatindi nito. At naglipa na sa Facebook, sa YouTube, ang pupwedeng mahook ang ating pong puso't isipan sa pagnanasa sa laman. No? Kailangan tulungan tayo ng Panginoon. So, kahit yung mga babae naggagwapuhan doon sa mga lalaking, hindi naman nila asawa. Ganon din ang mga lalaki nagagandahan sa mga babaeng hindi naman nila asawa. Pwedeng humanga, pero yung mayroong pagnanasa na yun na yung pagkakasala natin sa Panginoong Diyos. Ang kinakailangan natin ay lumapit sa Panginoon na mayroong takot sa Kanya mo sa ating pagkilos, na tayo ipinagkakatiwala natin sa Panginoon ang ating pong mga buhay. Bakit? Dahil ang Panginoong Diyos lamang yung makapaglilinis ng ating pagkakasala, no? Sa moral nating na namantsahan ng pagkakasala, napakatindi nito, napakamamantsa nito sa ating buhay. At hindi masisira ng paninirampuri at kahit isang butil sa iyong pagkatao. Walang sino mang makapagpapababa sa ating karakter kundi tayo mismo sa pamamagitan ng ating pagkilos. So sino lang daw po ang makapagbabagsak ng ating karakter? Tayo lang po mismo mga kapatid, no? Sa pamamagitan ng ating pagpili bawat araw, sa pamamagitan ng ating pagkilos bawat araw mga kapatid, no? Tayo po ay nadudumihan yung ating karakter. To tayo ang may kagagawan mga kapatid. So kinakailangan ang pinaka the best, pupunta at lalapit tayo lagi sa ating Panginoong Diyos na, Panginoon, ako ay mahina, ako ay makasalanan, tulungan niyo po ako. Dapat mapanatili ang isip na nagbubulay-bulay sa malinis at banal na mga paksa. Dapat itakwil agad ang maruming mungkahi at ang dalisay na kapag-aangat na kaisipan, banal na pagninilay-nilay. So ano po ang dapat gawin at isipin natin mga kapatid? Pagbulay-bulayin ang malinis at banal na paksa. Kaya nga napakaganda nitong week of prayer natin, no? Na dito sa Gimba, no, na ating bumalik tayo sa banal na kasulatan. Bumalik tayo sa Biblia na ilapit natin yung ating sarili. Na ating ng ating goal, no, one chapter a day sa pagbabasa ng banal na kasulatan. So sa atin din mga kapatid na nanonood, no, maging goal natin yun o higit pa yung chapter 1, maging chapter 2 pa ang babasahin kada araw. Dapat itakwil agad ang maruming mungkahi, ang sabi dito. Oh, yung pong nasa isipan natin, nakita natin na napakarumi ng mungkahi natin sa sarili natin, e alisin na natin yan. Dahil mga kapatid, yung kasalanan sa kaisipan, yung masamang pag-iisip sa isip, kapag hindi natin recognize o inalis agad mga kapatid, para yung saging, di ba yung saging, ay nanganganak ng masamang pag-iisip. Ganun yan. Dumadami sa isipan natin yung masamang pag-iisip. Parang saging kapag hindi natin inalis. Yung banal na pagninilay, nilay ang dapat nating isipin at ang dapat nating panatilihin sa pagkakaroon ng higit pang kaalaman sa Diyos sa pagsasanay ng kaisipan na pagbulayan ang makalangit na bagay. So yun pala ang antidote dyan. Yun pala yung panlaban dyan sa pagnanasa sa laman. Yung pong pagbulayan ang mga makalangit na bagay. Magkaroon ng kaalaman sa Panginoong Diyos. So paano tayo magkakaroon ng kaalaman tungkol sa Panginoong Diyos? Paano tayo natin pagbubulay-bulayan ang mga makalangit na bagay? Ito'y sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, at wala nang iba. So yun po ang pinaka-the best. Ano? Pagbulay-bulayan ang mga makalangit na bagay. Alamin ang tungkol sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Alamin ang tungkol sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Dahil, mga kapatid, kung hindi po natin ito gagawin, inilalagay natin yung sarili natin sa pagkakasala. Pag hindi tayo nagbubulay-bulay ng pag-ibig ng Panginoon,
ng kabanalan ng Panginoon at sarili nating damdamin ang iniisip natin, inilalagay natin yung ating sarili sa kumunoy ng kasalanan. Kapag hindi natin pinagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon at hindi natin inalam ang tungkol sa Panginoon, di tayo nagbasa ng Bible. Ang Diyos ay may mga simpleng pamamaraan na bukas sa kalagayan ng bawat isa. Sapat na matamo ang dakilang layunin, ang kaligtasan ng kaluluwa, mga kapatid. No, yung simpleng pamamaraan, pinaka-basic na pamamaraan, maliligtas tayo sa pagkakasala. No? Yung basic na pamamaraan, ano yung basic na pamamaraan na binanggit natin, mga kapatid? Basahin ang salita ng Panginoon upang makilala ang ating Panginoong Diyos. Yan ang napaka-basic, mga kapatid. No? Kilalanin ng Panginoong Diyos. At pag nakilala natin ang Panginoon, pagbulay-bulayan ang kanyang karakter, mga kapatid. Pagbulay-bulayan ang kanyang karakter bawat araw. Bakit? Dahil tayo bawat araw sinasalakay ng kaaway. No? Lahat tayo, mga kapatid, sinasalakay ng kaaway. Lahat tayo ay nagkakasala sa Panginoon. Kaya number one na ating gagawin ay protekta ng ating pag-iisip. Mag-isip ng mga makalangit na bagay. O, kasi nga, pagka inilagay mo yung sarili mo, hinuk mo yung sarili mo sa pagdanasa sa laman, nandoon na tayo na nagkakasala, no, parang hinahayaan naman natin yung sarili natin, o tuksuhin mo ako, pambihira, ay tayo ay patuloy na nagkakasala. Di na makakawala pagka ganun, mga kapatid. Hindi na tayo makakawala. At eventually, ay magiging domino effect yan. Magiging domino effect na maisasalang-alang natin kahit ang ating pamilya. Baka masira yung pamilya natin dahil sa isip pa lang, nag-isip na tayo ng pagnanasa sa laman at di na natin na-control yung sarili natin, ayun na nga ang nangyari. Naging dahilan ng pagkasira ng bawat pamilya. Alam mo nyo, yung pagnanasa sa laman, maraming tahanan na ang nawasa dahil dyan, mga kapatid. Marami nang nasirang buhay dahil po dyan sa pagkakasalan na yan. Eh, kasalanan din naman ng mga tao, mga kapatid. Dahil inilalagay yung sarili doon sa pagkakasala na yun. Kasalanan din naman pala natin. No? Magpasyang abutin ang isang mataas at banal na pamantayan. So ano po ang pinakasekreto dito na makita natin? Magpasya. Ayan na pinaka-the best. Pagpasya nating abutin ang banal na pamantayan. Gawing mataas ang iyong marka. Kumilos na may masigasig na layunin. Ayan. Katulad ng ginawa ni Daniel, matatag, nagsusumikap at walang magagawang anuman ang kaaway na makahadlang sa iyong pagbuti. So ibig sabihin, mga kapatid, talagang mahina tayo si Daniel. Mahina rin yan, makasalanan din yan, katulad din po natin eh. Pero ang ginawa ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, naging matatag, nagsumikap, mga kapatid. Gumapak mo, ikaw ay talagang ano, gagapang ka talaga. Magsisimula ka sa una. Yan. Yung po kasing pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, yung pong pagninilay-nilay sa banal na bagay, parang yan ay nagsisimula kang magbike, no? Natutumba ka minsan eh, hindi mo maidiretso. Pero kapag nasanay na tayo, mga kapatid, no? Eh magagawa na nating tuloy-tuloy yan na maging matatag, magsumikap, nakilalanin ng Panginoong Diyos, magsumikap na sa Panginoon. Tayo lumapit, mga kapatid, no? Maging masigasig sa layunin ng pagpapakabanal. Yan. Magpasyang lumapit sa Panginoon. Yan talaga ang pinaka kinyan. Sa kabila ng hindi panatag, mga pabago-bago, mga kaguluhan, maari kang patuloy na lumago sa kalakasang mental at kapangyarihang moral. Sa pamamagitan nino, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Dahil kung hindi tayo makakaiwas, hindi natin pipiliting lumago sa pananampalataya, tayo ay makukuha ni Satanas. Tayo ay mahuhuk ng kaaway at hindi na tayo makakalabas pa sa pagkakasala na yun. Kaya sabi ni Pedro, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Matindi itong ipinatapon na ito sa susunod. Hukay natin yung word na yan. Bakit? Yung word din ay ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Ayan po, mga kapatid, no?
nakipaglaban sa kaluluwa, ibig sabihin yan yung sarili natin eh. No? Pakalaban mismo natin yung sarili natin sa pagnanasa sa laman. Kaya sa isip pa lang, aalisin na natin yung masamang pita. No? Bawat araw yan, mga kapatid, bawat araw yan. Parang damo pala yan na laging tumutubo bawat araw. Pumutol ka na ng damo ngayon, may parang tumutubo na naman sa backyard. No? Tanggalin yan, tanggalin. Ganun yan, mga kapatid. No, nag-agyo ka, meron na namang kinabukasan ng agyo. Araw-araw yan, mga kapatid. Araw-araw yan na pakikipagdigma. Hindi po yan isang beses lang. Araw-araw yan na pakikipaglaban. Kaya kinakailangan natin ng paglapit, pagkapit natin sa ating Panginoon. Ang pinaka-the best dito na nakita ko, yung pangako ng Panginoon, may kapangyarihan tayo sa moral. Oh, may kapangyarihan tayong labanan ang tukso ng laman sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy nating idalangin ang bawat isa, mga kapatid. So sa umaga nito, tayo po ay mananalangin, tayo po ay magsasama-samang lahat upang idalangin ng bawat isa. Ayan, at lalo na yung may mga karamdaman sa mga oras na ito, isama natin sa panalangin. So ganun din po ang aming health na ayan ni Mrs. no, na kami i-bless din ng Panginoon sa pagkakaroon ng supling. Ayan, isama niyo rin po kami sa panalangin. So ngayon tayo po ay manalangin na ipagkaloob na natin kay Brother Melvin ng pagkakataon at sa awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli ang aming pasasalamat ay lubos na aming tinataas ang papuri sa inyo sa umaga na ito, sa panibagong buhay na inyong binigay sa amin. Salamat po sa napakagandang lesson na paalala sa amin patungkol sa aming pagnanasa. Pagnanasa ng laman ay tunay na nakasisira ng buhay. Di lamang ng sariling buhay, kundi buhay din naman ng iba. Ama, nakita namin ang punto na ito na dahil sa aming mahinang karunungan, kaya kami nabibitag ng kaaway. Ang aming dinadalangin ngayon sa umaga na ito, nasamahan po kami sa bigyan kami ng karunungan na nagmumula po sa inyo, na malino na mata, na pag-iisip na makita namin ang inyong kalooban para sa aming bawat pagdedesisyon sa buhay. Hindi po kami magkamali at mabitag ng kaaway. Alisin niyo po sa amin ang sa aming mga puso at isipan ang desire na hindi maganda upang sa ganun na palitan ito na makalangit na pagnanasa. At salamat sa mga lesson na ito na patuloy kami natututo sa bawat umaga. Nawa sa aming pamimili ng tama at mali, kayo po ang una namin iunang makita upang di kami magkamali. Salamat sa inyong pagmamahal, sa pagpapatuloy na is namin isama sa panalangin ang papalapit na pangaral ng High Church sa Pinagaan. Samahan po ang mga kapatiran dito na may perperang lahat ng kanilang mga pangailangan. Bigyan sila ng malusog na pangatawan, sapat na oras, at mas maraming tumulong sa gawain na ito. Lalo higit, i-prepare niyo po ang mga puso ng mga tao kanilang mga kausap upang sa ganun sa kanilang matatanggap ng magandang pabalita ng kaligtasan. Pabalita na inyong pagmamahal at pagpapatawad ay sila ay ready na tumanggap dito. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang buong sambahayan ni Kuya Monching Canlas. Ano man ang kanilang kalagayan sa mga sandaling ito ay sila po ay inyong pagpalain ng malusog na pangatawan, di lamang pang physical, kundi pang spiritual, kaya hindi ng kanyang buong nasasakupan. Ay samahan din po ang kanilang pamumuhay at ang kanilang pamumuhay bilang Kristiyano at pamumuhay bilang isang mamamayan na nagmamahalan sa bawat isa. Amin din pong patuloy na sinasama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Gayun din yung mga bagong binyagan dyan sa Santa Rosario. At patuloy namin sila sinasama sa panalangin na maging matatag. Samahan sila ng Holy Spirit na patuloy nila makita kayo. Ngunit parang hindi sila mabihag ng kalakaway sa kanilang murang edad sa pananampalataya. Dalangin din namin ng kanilang Bible Center na makahanap sila sa lalong madaling panahon para meron silang pag-worshipan doon sa kanilang lugar. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang kamag-anak ni mga kaanak ni na Brother Eliezer Cordova sa comfort dahil sa pagkawala ng kanilang kaanak. Gayun din ang
kagalingan sa karamdaman ng Sister Jessie na kapatid ni Sister Angelita. Gayun din si Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Buena na taga Santa Rosario, siya po ay may sakit na malubha. Ayon niya po siyang hipuin ang inyong mapagpagaling na kamay. Mabigyan niya po siya ng kalakasan sa bawat umaga. Hindi lamang pong pisikal na pangatuan, kaya din pag-iisip na kayo ang kanyang makita pagkos hindi ang problema. Amin yung patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Peachy na mabawasan nawa ang pain na kanyang nararamdaman. At kaya din ng family ni Sister Emelinda Makalalag kasama na si Manong John. Si Ma'am Lovejoy Diwa, kaya din tatay ni Sister Joy Valencia. At kaya din na si Brother Rudy, Sister Isa Irilia, Sister Joy. At amin din panalangin mga kapatira na naghihintay ng kanilang baby. Sina Ma'am Karin, Pastor Nelvin, si Brother Kevin, Sister Cindy, at si Brother James, Sister Diane, at iba pang mga kapatira na din namin nabanggit. At ganyan din ang kalakasan at kalusugan ni Ate Lorna at Kuya Bobby. Kagalingan din at kalakasan, di lamang pampiskal ang pangatawan ang dalangin namin kay Ate Grace Samano, Sister Amy Kilantang, kay Nanay Fina, Tatay Rudy Rique Hermoso, kay Baby Josiah, kay Brother Benjamin Munti. Ganyan din namin sinasama sa panalangin ng mga pamilya ng mga nakikilig ngayon. Samahan kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay malayo sa anumang masamang karamdaman. Kasama din namin ang family ni na Reynald Wenzel Garcia, si Ruby Ani, Nicolo Andre Garcia. Ganyan din yung baby na nasa sinapupunan na ingatan po ito. Nawa sila ay patuloy na manampalataya sa Diyos na may lalang mapagpatawad at mapagmahal na kilala nilang lubusan. At ganyan din ang family na Romnick Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kasama na sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie at Eusebio Pascua. Patuloy nawa nilang makilala ng lubusan ang aming Panginoong Jesus na siyang nabuhay, namatay para tapusin kami at sagipin sa pagkakasala. At naway makita nila na ang dakilang Diyos ay may pagpatawad, maawain, magmahal, magbigay ng aming mga pangailangan. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa umaga na ito at kami ay binigyan niyo ng panibagong pagkakataon na makapagsisi, makapagbago sa aming mga karakter. Nawa, matutunan namin palagi ang pangalaga sa aming kapangyarihang moral na ito ay magdadala sa amin sa kabutihan at pagsunod po sa inyo. Patawad po kung saan kami nagkulang at nagkasala. In Jesus name we pray. Amen. Amen.